Anong kaibahan ng banal na spirito sa spirito ng mundong ito? Ano sa palagay mo? Well, ito pa yung ating bagong tanong na bibigyan sa atin ng tuon at tugon mismo ng salita ng Panginoon. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Simulan na po natin ating mga pag-uusap. Dito lang yan sa inyong programa. Hello everyone! I'm so glad that we're able to join me once again para po sa isa na namang edisyon na ating programang Solution with Laverne Ducot. And of course, that's me. Ako nga po inyong kaibigan na sasamahan at patuloy kayong sasamahan mula ngayon hanggang mamaya. Dito po yan sa ating programa, naghahatid ng tuon at tugon sa ating bawat tanong. And since bago na naman pong araw at bagong linggo ating pagsasaluhan, dalayan ko po na patuloy mo akong samahan at patuloy na mamangha sa nananaganang kapahayagan sa atin ang salita ng Diyos na talaga namang may kinalaman po sa ating pang-araw-araw na buhay at pamumuhay. Kaya naman manatili po kayo nakatutok at samahan po ako sa ilang minuto na ating pag-aaral at sabay-sabay po tayong matuto. At kagalahan ko po na tayo po ay mamangha sa kapahayagan sa atin ang salita ng Panginoon, mamangha sa kanyang biyaya na sadyang nagpapalaya. Dito lamang po yan, muli po sa ating programang Solution with Laverne Ducot. If you are watching via Facebook, please don't forget to like us and follow us sa ating Facebook page. And this is Solution with Laverne Ducot. And if ever kayo po ay nanonood at sumusubaybay via our YouTube channel, please consider subscribing. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, and of course, thank you so much sa mga nagsubscribe na. Salamat po sa pagiging kaagapay at kabalikat namin sa gawain ito. And of course, please don't forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode para sabay-sabay po tayo natututo kahit man lang sa loob ng ilang minuto. And of course, kung kayo po'y patuloy na natututo, naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, pwede po ba kaming maglambing po sa inyo? Paki-share po yung ating broadcast, paki-like at mag-subscribe na rin, or in short, LSS, like, share and subscribe ng Sagayang. Mas malawak pa at marami pa ang naaabot po ng broadcast na ito ng Sagayang. Sino man po ang makapakinig, at kapag sila po ay nakapakinig ay manampalataya, at kapag sila po ay nanampalataya, sila po ay maliligtas. Maaari niyo pong ibahagi or i-share ang ating programa sa inyong mga kakilala, kaibigan at mga mahal sa buhay, ating mga kapamilya. So muli po, maraming salamat in advance sa ating mga kaibigan, mga kaagapay, kabalikat na kagaya mo. And of course, hindi ko po kakaligtaan, this coming Thursday, March 3, 2022, we are so happy to announce to you the first ever Solution Online Convergence. Ito po ay kagalahan namin na kayo po ay makasama sa araw na ito. Well, ito po ay limitado lamang sa siguro po kahit man lang 20 o 25 katao, kasi para mas maganda po yung ating kumustahan. Para pag masyadong marami kasi, hindi tayo baka magkarinigan at baka mabigla din ako, magulat din ako. So ito po ay iniimbitahan ko ang bawat isa na interesado. Kung kayo po ay may kagalahan na samahan kami, tayo po ay magkwentuhan, magtanungan at magkumusahan. Once again, we are inviting you to please join us this coming Thursday, March 3, 2022 at 7:30 p.m. via Zoom, ang ating first ever Solution Online Convergence. Tayo po ay magsama-sama at magkumustahan at pag-usapan natin ang pag-ibig, ang kabutihan at pagmamahal sa atin ng Diyos. At kung meron pong ilang mga katanungan sa biyaya po ng Diyos ay tayo po ay mapapagpala sa ating mga malalaman at mga pag-uusapan. And of course, if you are interested to join, ito lamang po yung marapat po ninyong gawin. Simply go to www.solutionph.com/convergence. Once again, ito lamang po yung inyong gagawin sa mga kaibigan nating interesado to join us on Thursday. Punta lamang po kayo sa www.solutionph.com/convergence to sign up. And of course, we will give you the details and we will email you actually the details concerning this event. So please lang po ay kagalahan namin na makilala kayo at makita ko naman kayo. Hindi lamang po sa Facebook kasi puro pictures yun po yung nakikita ko.
Ako lang lagi nyo nakikita. Gusto ko naman makadaupang palad kayo kahit via Zoom man lamang yun. So excited na po kami. This coming Thursday na po ito. So once again, please join us sa ating first ever solution online convergence. So sa mga interesado, you may go to www.solutionph.com/convergence to sign up. And we will email you the details kung paano po kayo makakasama sa ating gawain ito happening on Thursday, this coming Thursday na, March 3, 2022. So maraming salamat sa Panginoon sa isa na namang napakagandang pagkakataon na tayo po ay magkakilala, magkadaupang palad, kahit man lang online via Zoom. Yes, excited na po ako. And of course, sa ating pong pagpapatuloy ay atin pong sasagutin sa ating episode na The Holy Spirit versus the Spirit of the World. Alamin po natin ano nga ba ang malaking kaibahan nila sa isa't isa. So once again, ito po yung ating katanungan para kayo po ay magbigay na inyong mga reaksyon, mga saloobin, haka-haka, kuro-kuro, at inyong mga damdamin kung ano ba talaga ang inyong pananaw concerning this question. Ano ang kaibahan ng banal na spirito sa spirito ng mundong ito? Ano sa palagay mo naisin po namin makarinig at makabasa ninyo mga haka-haka, kuro-kuro at matibay na paniniwala? Ilagay lamang po sa ating comment section ang inyong kasagutan at simulan na po natin ang ating mga pag-uusapan at pag-aaralan. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong Bible Study Online na sa araw po ito, ating ipagpapatuloy ating mga sinimulan nito mga nakalipas na araw. At syempre pa, napakasarap po at napakainam na pag-usapan at pag-aralan at kilalanin pang lubusan. Sino nga ba ang banal na spirito? Ito nga po yung sinimulan natin ito mga nakalipas na linggo. Actually, last week. Kung kayo po ay hindi po namin nakasama nito nakalipas na Martes at Miyerkules last week. At kayo po ay may mga katanungan concerning the Holy Spirit, I would like to visit yung aming solution fan page, Solution with Laverne Ducot, at or yung ating website solutionph.com, at naroon po yung ating mga episodes na pwede niyo pong balik-balikan, gamitin po sa inyong mga personal needs, and of course mga inyong Bible studies. May mga nagtatanong sa atin, pwede mo namin gamitin, Pastor, yung materialis natin sa Solution with Laverne Ducot? Of course, ito po ay gamitin po natin para marami po ang taong mapagpala. At sa pagpapatuloy, gaya po na aking pangako at aking paanyaya kanina, pag-usapan po natin, kilalanin po natin ang banal na spirito. Lubusan po natin siyang makilala. Hindi po siya puwersa, kasi meron po mga natuturo, the Holy Spirit is just a force. No, He is a person. Amen. So, kilalanin po natin siya. Ikalawa, alamin din po natin ang mga kamanghamanghang pagkilos ng banal na spirito sa buhay ng mga naniniwala at nananampalataya sa Kanya. So meron po mga ginawang banal na spirito rito na kung saan ay makakatagpo po tayo ng mga kapahayagan na lapat na lapat at may kinalaman sa ating buhay bilang mga mananampalatayang nagtatagumpay. Ikatlo, ano ba yung bagay na ikinatutuwa po o kinalulugod ng banal na spirito? Hahanapin po natin ang katotohanan ito na meron palang bagay na ikinatutuwa po ang banal na spirito. At ikaapat, ang malaking kaibahan po ng banal na spirito sa espirito ng mundong ito. Meron po minsan nagsabi sa akin, meron bang ganun? Meron po kasi magkaiba po ito. Alamin natin kung ano ba yung kabutihang na idudulot at na ihahatid sa atin ng banal na spirito. At ang masamang na ihahatid naman ng espirito ng mundong ito na siyang nasa sa ilalim na kapangyarihan ng espiritu ng mundong ito, ang mundo, of course, ng mundong ito. At mamaya po patuloy natin pagyayamanin ating mga sarili at dalayan ko po na hayaan po ninyo ang mga sarili na mamangha sa kapahayagan sa atin ng Diyos sa ating pag-aaral. Minsan pa, dito yan sa ating Bible Study Online. And of course, mga kapapasyal pa lang at kapupunta pa lang sa ating pag-aaral, welcome po sa Solution with Me, and my name is Laverne Ducot. Ito nga po ang programa naghahatid ng tuon at tugon sa ating bawat tanong. At atin pong katanungan, once again, sa araw pong ito, sa atin pong lesson for tonight, ay ano ang kaibahan ng banal na espiritu sa espiritu ng mundong ito? Ano po sa palagay ninyo? Maaari nyo pong ilagay ang inyong mga komento, saloobin, damdamin sa ating comment section. Now,
Sino nga ba ang banal na Espiritu? Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit, the third person of the Trinity, is the Spirit of God who remains active and manifests God's power and presence in the life of every believer like you and me. So siya pa ang gumigiya sa atin, mga buhay. Sa mga taong tumangkilik sa paanyaya sa kanila ng Diyos at tanggapin ang kanyang bugtong na anak na si Jesu Cristo. So nung time na atin pong tinanggap ang Panginoon Jesu Cristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, doon na po natin naranasan. Nanahan po sa atin at patuloy na nananahan. Take note, patuloy po siyang nananahan magpakailanman ang banal na Espiritu saan? Sa atin pong mga born again spirit, yung ating espiritong ipinanganak na muli. At siya po ay mananatili doon magpakailanman. Amen. So this triune God shares equal divine attributes, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. At sila po ay nagkakaisa sa diwa at katotohanan. They never contradict each other. So sila po ay may pagkakaisa. And this is good news. At syempre, ito po yung pinag-usapan na natin. Pwede nyo nga pong balikan nyo ating mga nakalipas na episode nito, nakalipas na Tuesday, at saka nung Wednesday. Ang ganda po natin mga pinag-usapan at maraming salamat sa mga nagbigay ng feedback na sabi nila sila po ay natuto, naliwanagan, na pawin na po yung kanilang mga aninlangan at agam-agam. So kung kayo po ay may mga pag-aaninlangan patungkol po sa banal na Espiritu, I encourage you please, balikan nyo po yung ating mga nakalipas na episode nitong nakalipas na linggo, nitong Tuesday and last Wednesday. Nang sa gayon, mapagpala po tayo at mapalaya tayo sa nananagana kapahayagan ng katotohanan mismo ng salita ng Panginoon. So sa ating pagpapatuloy, nakilala na po natin ang banal na Espiritu at dalayan ko po na patuloy po tayong mamangha sa kanyang mga ginagawa sa ating mga buhay-buhay bilang mga mananampalatayang nagtatagumpay. Ikaw yon at saka ako. Amen. Naniniwala po ba kayo na naisin po ng Diyos sa tayo po? Hindi lang basta mananampalataya. Huwag lang maging average Christian. Dapat tayo po ay nananagumpay sa buhay. We are reigning in life. And this is our destiny. As a believer, as a born-again Christian, we reign in life. Come on, please, pakilagay po sa ating comment section. We reign in life. I reign in life. Yes, as a Christian. Ito po ang tadhana natin. This is our destiny. My destiny is to reign in life. Pakilagay po sa comment section. My destiny is to reign in life. Amen. So Jesus promised to send the Holy Spirit to us for our benefits. Benefit and advantage, of course. John chapter 16 verse 7 tells us, nevertheless, sabi po na ating Panginoon Jesu Cristo, I tell you the truth. It is to your advantage or to your benefit that I go away. For if I do not go away, the Helper or the Holy Spirit, the Comforter will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And of course, nag-ascend na po ang Panginoon sa kanang, sa langit, sa kanang kamay ng Diyos. Nandun na po siya. At as promised, hindi po siya bumibigo ng kanyang pangako. At ibinigay na po sa atin. Tayong mga mananampalataya ang banal na Espiritu. At siya po inananahan magpakailanman sa atin pong born again spirit. Now, tayo po'y mamangha sa kanyang mga ginagawa bilang mga mananampalataya. At ito po ay nagiging sanhi para tayo po ay nagiging nananagumpay, matapang, bold. Hindi natin ikinakahiya ang ebanghelyo. Amen. Gaya po ng mga naunang disipulo, nila Pedro, nila Apostol Pablo. Kapag may pagkakataon, ay talaga namang sinasamantala po nila. Gaya mo at gaya ko, di po ba? Nang tayo po ay kinatagpo ng ebanghelyo, ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Nang tayo po ay namangha sa mayamang biyaya sa atin ng Diyos. Kung may pagkakataon, talaga naman, hindi po tayo mapigilan na ipahayag ang ebanghelyo na ito na nagpapabago ng buhay ng isang tao. Dahil ito po ang dahilan para makamit po natin ang ganap na kaligtasan. Amen. So nang dumating na po at sumapit na po ang Pentecoste, when the Pentecost had fully come sa Acts chapter 2, naranasan po ng mga disipulo at ng mga mananampalataya doon ang kapuspusan ng banal na Espiritu at ito po ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob, ng tapang. Gaya po na sinabi ko kanina, naging bold po sila sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Of course, pag sinabi nating salita ng Panginoon, it's all about the gospel. It's all about Jesus and His finished work on the cross. This is the gospel, mga kapatid at mga kaibigan. At talaga naman pong sila ay napawi po ang kanilang pagkatakot
sa mga Romano at kung sino man na talaga namang kumukutya sa mga mananampalataya in those days. Sila po ay buong pusong ipinahayag ang katotohanan ito nang nakamit po nila, nang sumaka nila na ang banal na espiritu na ipinangako ng Panginoong Hesukristo. Amen. So dito po mababasa natin na pinangunahan po sila ni Pedro na kung babalikan po natin ang kasaysayan, isa po sa pinakaduwag na apostol ng Panginoon dahil talaga namang sa kasaysayan alaman po natin at nabasa natin at alam na alam po na marami sa atin na hindi lamang po isang beses ipinagkanulo ng kapatid na ito na si Pedro ang kanyang Panginoon, ating Panginoon Hesukristo. Di po ba? Pero nung araw na ito, ng kanyang natagpuan ng kanyang sarili na puspos ng banal na espiritu, siya po ay naging matapang. At talaga namang buong lakas niya ng loob na ipinahayag at kagalakan niyang ibinahagi ang ebanghelyo na ating Panginoon Hesukristo, tumayo po siya at ipinaalam sa bawat taong naroroon. Ito po yung mababasa natin in Acts chapter 2, verse 14. But Peter standing up with the 11 raised his voice and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. And of course, mga sumunod po ng mga talata dito ay binahagi na po niya ang kamanghamanghang ebanghelyo na ating Panginoong Hesukristo. So nakita po natin, lak talaga na kaibahan niya, no? Before the death of Christ, and then makalipas po dito ay nakita natin nung nakamit po niya, nasa sa kanya na ang banal na espiritu, talaga naman bigla siyang tumabang at hindi niya alintana sino man po yung mga tao sa paligid niya. Ang alam po lamang niya sa kanyang isipan ay ibabahagi niya at ipapahayag niya ang ebanghelyo na tumutukoy sa ating Panginoon Hesukristo at saka sa kanyang mga tinapos na gawa doon sa krus na Kalbaryo. Now, nagbunga po ito ng kaligtasan sa maraming tao. 3,000 po ng mga panahong yon ang kaagad-agad na nangaligtas. Uulitin ko po, 3,000 men got saved in those days. Nung ang Apostle Pedro po ay talagang buong lakas ng loob na ipinahayag sa mga tao roon ang ebanghelyo na ating Panginoong Hesukristo. Acts chapter 2 verse 41, Then those who gladly received His word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. So marina po sabi ng talata, 3,000 ang mga naligtas ng mga panahong iyon. Samantala, nung ibinigay po ng kautusan sa Mount Sinai, sa kauna-unahang Pentecost, makikita po natin dito na 3,000 naman po mga Israelita ang mga namatay in those days. Mababasa po natin ito in Exodus chapter 32 verse 28. So the sons of Levi did according to the word of Moses, and about 3,000 men of the people fell that day. So makita po natin, nung ibinigay po sa unang araw ng Pentecost, pag sinabi natin Pentecost, 50 days after po sila, yung mga Israelita ay pinahid po sa kanilang doorpost at sa lintel, yung dugo ng alay na tupa, ay 50 days, bumili ka, Pentecost, 50. Binigay na po ang kautusan sa Mount Sinai. Ano pong nangyari? 3,000 died on that day. Talagang hindi po mabuti ito, no? Pero, nung ibinigay naman po ang banal na espiritu sa Acts chapter 2, mababasa po natin at nabasa natin kanina, when the Pentecost had fully come, alam niyo po ang kaganapan po dito, 3,000 naman ang mga nabuhay. Sila po ay nangaligtas. Wow! Kaya pala, sabi ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians 3 verse 6, Who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Now, gusto ko pong tingnan niyo po itong aking ginawa dito. At makita natin ang kaibahan ng pagkakabigay ng Ten Commandments on Mount Sinai. At ang mabuting balita naman po ng dumating ang banal na espiritu doon po sa upper room kung saan ay naroon po sila. Nag-aabang ang mga mananampalataya at mga disipulo. Now, the Ten Commandments when were given during the first Pentecost, 3,000 died. Once again, ito po inabasa natin in Exodus chapter 32, verse 28. Samantala, nung ibinigay naman po ang banal na espiritu as promised by Jesus sa John chapter 14. Nabasa natin kanina, when the Pentecost had fully come, ang magandang balita po dito, and that's why the gospel is all about the good news or good tidings of the finished work of Christ on the cross. 3,000 got saved.
So, ang and of course, ito po yung nabasa natin kanina in Acts chapter 2, verse 41. So, nung ibinigay ang kautusan, 3,000 ang namatay. Mabuti po bang balita yon? It's hindi po siya mabuting balita, of course. Obvious naman, di ba? Pero when the Pentecost had fully come, 3,000 got saved. Question, is this good news? Yes, this is good news. Muli pabalikan natin ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 3, verse 6b. For the letter kills, of course, that's the Ten Commandments, but the Spirit or the Holy Spirit gives life. Nung ibinigay po ang Ten Commandments doon po sa Mount Sinai, 3,000 men died. But when the Pentecost had fully come, sa upper room, 3,000 men got saved. Wow! Kaya pala sabi po dito, once again, for the letter kills. Kapag nasa sa iyo ang 10 kautusan, for the letter kills, pumapatay po ito. That's why it is also known as the ministry of death and condemnation. Kung babasahin niyo po ito sa 2 Corinthians 3, verses 7 until 9, kung di ako nagkakamali. Kaya pala naman, ang banal na spirito nung ito po ay napasa mga disipulo at mga mananampalataya sa Acts chapter 2. Sila po ay nangabuhay at marami po mga nangaligtas. Amen! Now, bakit sinasabi mo, Pastor, na yung letter dito na binabanggit ng chapter 3, verse 6 ng 2 Corinthians ay 10 Commandments? Because, mababasa po natin dito na ito lamang po ang kautusan that was engraved on stones, written on stones and engraved on stones, of course. Yun pong Levitical laws were written on parchments. Hindi po sila written and engraved on stones. So ano po yung mga isinulat at iniukit sa bato? The Ten Commandments. Basahin po natin yung sumunod na verse, 2 Corinthians 3, verse 7 this time. But if the ministry of death written and engraved on stones. So I pray that this is clear po sa mga kasama natin sa ngayon. So nagbibigay po ng kamatayan. For the letter kills ang Ten Commandments, but the Holy Spirit gives life. Amen! Ito po ang kamanghamanghang pagkilos ng Diyos na ibinigay po niyang banal na Espiritu. Kaya dapat dito po tayo. Dahil sa New Covenant of Pre-Grace, dito po talaga nananagana ang buhay. At narito po ang kaligtasan, mararanasan ng bawat taong mananampalataya sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus. Na pag-usapan naman po natin, balikan natin yung buhay ni Apostol Pedro. In Acts chapter 2, verse 14, na pag-alaman po natin kanina nang naranasan po nila ang pangako sa kanila ng Panginoong Jesus na ibinigay sa kanila ang banal na spirito na nananahan na sa kanilang mga born again spirit. Sila nga po ay naging matapang, very bold to preach the gospel to everyone, especially itong si Pedro na dati po ay takot na takot. Bakit po natin nasabing takot na takot? Of course, base po sa kasaysayan, ay kung babalikan po natin ang mga pangyayari sa kaduwagan po ni Pedro, 3 beses po niyang ipinagkanulo ang Panginoong Hesukristo nang siya ay dinakip ng mga Romanong sundalo. At sinabi niyang hindi niya kilala ang Panginoong Hesukristo. Mababasin po natin ito sa John chapter 18, verses 16 until 17. But Peter stood at the door outside. Then the other disciple, who was known to the high priest, went out and spoke to her who kept the door and brought Peter in. Then, verse 17, the servant girl who kept the door said to Peter, you are not also one of this man's disciples, are you? Now, ano pong sabi ni Pedro dito? Of course, pinagkanulo po niya ang Panginoong Hesukristo. Now, makalipas po ang 50 araw ng kamatayan po ng ating Panginoong Hesukristo, inilaano po ng Diyos ang ipinangako ng ating Panginoong Jesus na ipapadala ng Diyos ang banal na Espiritu. At ito po ay naganap nga doon sa Acts chapter 2 na binasa natin kanina. Now, ang bibig po ni Pedro na ginamit niya na kung saan ipinagkanulo po niya ang Panginoong Hesukristo, bibig po ang ginamit niya, take note, ha, bibig. Kasi di ba pinagkanulo niya, sabi ng mga taong nakakita sa kanya, di ba isa ka sa mga disipulo ng taong ito, referring to Jesus, sabi niya, hindi ko talaga siya kilala. Sumumpa pa siya. Now, gamit po niya yung bibig. Now, pagdating po dito sa Acts chapter 2, ang bibig ni Pedro na ginamit po niya sa pagkakanulo sa Panginoong Jesus noon ay siya rin ginamit po ng Diyos, yung kanyang bibig din po, para ipahayag ni Pedro ang kapangyarihan ng kaligtasan, ang Ebanghelyo. Totoo nga pong sinasabi ng Biblia, no? In Romans chapter 5, verse 20b, but where sin abounded, grace abounded much more. In the case of Peter, saan po nanagana o nanagana ang kasalanan sa panahon po ng
nila ng Panginoong Hesukristo before Jesus' death. Hindi po ba yung kanyang bibig? Napakamakasalanan po ng kanyang bibig. Bakit? Sa kabila po ng nakasama niya ang Panginoon, namasdan niya, naranasan niya ang mga himalang ginawa ng Panginoon, pero sa kabila po nito, ipinagkanulo po niya gamit ang kanyang bibig. Pinagkanulo niya. Sinabi niya, hindi niya kilala si Jesus. At sumumpa pa siya dito. So, where sin increased? Where? Saan? Saan po nag-increase ang kasalanan? Sa kanyang bibig. Nakita natin, no? Yun po ang talaga namang ginamit niya para siya magkasala. Where? Yung kanyang bibig. Doon po na nagana ang kasalanan. Pero ito po nakakatuwa, sabi ng talata. Grace abounded much more. Na nagana po ang biyaya sa kanya rin pong bibig. Dahil pagdating po sa Acts chapter 2, nakita po natin, nabasa natin kanina, na the same bibig din po na siyang nagkanulo sa ating Panginoong Hesukristo ang ginamit ng Diyos para maligtas ang maraming tao. At 3,000 nga po ang naligtas ng mga panahong iyon. Nakita po natin, no, kung saan po yung ating kahinaan, yung ating kasalanan. Pero kapag ito po ipinagkatiwala natin sa Diyos, sa banal na Espiritu po, ito ay kanyang gagamitin para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang kapurihan. At maraming mapapagpalang tao gamit ang ating mga bibig. Kasi pangkaraniwan, dito tayo nagkakasala talaga. Nagagamit po natin ito, di ba? Noong araw na wala pa tayo sa Panginoon, nagagamit po natin ito sa pagmumura, sa panlalait, sa pagpaparinig. Hindi po mabuting bagay po ito. Pero nung tayo po ay kinatagpo ng biyaya ng Diyos na ating Panginoon, na tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon Hesukristo, the same bibig din po ang ginagamit natin para ipalaganap ang mayamang kapahayagan ng Ebanghelyo. Wow! Talaga naman pong totoo nga po ang sinasabi ng Biblia. Once again, Romans chapter 5 verse 20, but where sin abounded, grace abounded much more. Amen! Alam ko na, alala ko lang before, yung aking kahinaan po bilang isang individual, ako po ay talagang hirap po ako magsalita, nabubulol ako, hindi ko po kaya talagang magsalita. And I believe that ito po yung aking kahinaan, at bilang dating wala pa sa Panginoon, nagagamit din po yung aking labi, yung aking bibig sa pagsasalita ng mga bagay na nakasasakit ng damdamin ng tao at nakapagsasalita na hindi mabuti. Pero nung ako po ay kinatagpo ng biyaya ng Diyos, yung dati pong nahihiyang magsalita, dating bibig na nanlalait, nagmumura, pero ito rin po yung ginamit ng Diyos para magpahayag ng salita ng Panginoon. At ako po ay nakakatawang isipin talaga ang Diyos, na napakakamangha-mangha talaga ng banal na Espiritu. Kung saan po yung aking kahinaan, hindi ko kaya magsalita sa maraming tao, inilagay pa ako ng Diyos sa ministeryo ng radio. At ako po ay naglingkod sa radio sa isang Christian radio station for more than 10 years. Isipin mo kung ano po yung kahinaan ko, ang aking mga labi, pero dito po ginamit ng Diyos para gamitin niya para maipalaganap ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So, totoo nga talaga, no? Sinasabi ng 2 Corinthians chapter 2 at 12 verse 9, and he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Wow! So, damari po natin kinikilala ating mga kahinaan. Sabi natin, sa ganang akin, O Diyos, banal na Espiritu, wala akong kakayahan. Gamitin mo ako. Alam mo, ginagamit po ng banal na Espiritu yung ating mga lugar kung saan tayo mahina. At doon nga po, namamagnify, nabibigyan po na luwalhati ang banal na Espiritu. Kasi kapag ako po'y napapakinggan na maraming tao sa ngayon, hindi po sila namamangha sa aking kalagayan. Alam po nila na hindi galing sa akin ito. Galing po ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nasa sa akin na magpakailanman. Ito rin po ang ginagawa ng banal na Espiritu sa mga taong nananampalataya sa kanya, kagaya mo. Amen. Kung kayo po'y naniniwala dito, pakilagay po sa ating comment section. Amen and amen. Samantala, alamin naman po natin this time, ano po'y nagbibigay na kagalakan sa banal na Espiritu? What does the Holy Spirit delights in? What do you think? Ano ba yung bagay na talaga namang ikinalulugod, ikinagagalak ng banal na Espiritu? Well, alamin po natin ang sinasabi po sa kasaysayan, at hayaan po natin ang salita ng Panginoon ang siyang magbigay po sa atin ng kasagutan. This was the first time the gospel was preached to the Gentiles. Ito po ay isang napakagandang tagpo kung saan ay talaga namang nalugod at nagalak po ang banal na Espiritu. At makikita natin dito ang ikinagagalak po ng banal na Espiritu. In Acts chapter 10 verses 43 until 44, to him all the prophets witness
that through His name, whoever believes in Him will receive remission of sins. Of course, yung Him dito, capital H, speaks of Jesus Himself. 44. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Please take note of the word fell. Hindi po nalaglag dito yung Holy Spirit. Now, alamin po natin, ano ibig sabihin po nung word dito na fell in the original Greek? Because the New Testament was written in Greek. So, let's read it once again. Acts chapter 10, verse 44 this time. While Peter was still speaking these words, ano po yung pinapahayag niya? Ang mensahe po ng Ebanghelyo na sa pamagitan po ng Panginoon Hesukristo, na sino mang mananampalataya po sa Kanya ay makatatanggap ng kapatawanan, ng kasalanan. Dahil ito nga po ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, lahat ng ating mga kasalanan ay inangkin po niya para maranasan po natin at angkinin ang Kanyang kaloob na katwiran. So ito po yung ipinapahayag ni Apostol Pedro in verse 44 na sinasabi po, while Peter was still speaking these words. Ito po yung these words. It's all about the gospel. Now, something happened. Something awesome happened. The Holy Spirit fell. Now, the word fell in this passage in Greek, it's epipipto. Come on. Please, pakilagay po sa ating comment section. Epipipto. It's a Greek word, which means the Holy Spirit embraced them or love hug. Niyakap po sila ng banal na Espiritu. Sino po yung mga niyakap niya? Upon all those who heard the word. So, lahat po na nakakapakinig ng mensahe ng Ebanghelyo na sino mang mananampalataya kay Kristo Jesus ay mararanasan niya ang lubos ang kapatawaran ng Diyos. Ay, talaga namang ito po naranasan po nila. Sila po ay niyakap ng banal na Espiritu. Now, bakit po niya niyakap? Dahil sobrang lugod po ang banal na Espiritu kapag ito po ay pinapahayag sa mga tao. Wow! So naranasan po ng mga tao na kikinig sa mayama kapahayagan ito ang pagyakap sa kanila, ang mainit na haplos ng banal na Espiritu sa kanila. Ang tawag po dito ng salitang ito sa wikang Griego ay epipipto. Ang daling tandaan, ano? Epipipto. Now, ano po nagbibigay kagalakan sa Holy Spirit? Once again, the Holy Spirit loves the preaching of the gospel of our Lord Jesus Christ. Now, what is the gospel of our Lord Jesus Christ? Telling people the beauty of the finished work of Christ on the cross. So, dito po, kagaya po ng binasa natin kanina in Acts chapter 10, verse 43, ipinapahayag po ni Apostol Pedro na sino mang mananampalataya. Ganun po kasimple. You just have to put your faith in Jesus and His finished work on the cross. Nandun po, mararanasan po niya ang lubusang kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. So, this is the finished work of Christ on the cross, which is the gospel. Sabi nga po ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 2, verse 2, basahin ko lamang po sa inyo. For I decided to know nothing. Wala na po siyang inalampa. Ito lamang po. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Kasi dito po siya, hindi niya talaga rin po, kagaya po ni Apostol Pedro, hindi po ikinakahiya ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo because sabi niya, it is the power of God unto salvation. Now, kapag ito po ay pinapahayag ng sino man, kagaya po ni Apostol Pedro in those days, talaga namang bumaba pa po, the Holy Spirit fell, or epipto in Greek, niyayakap po niya ang sino man na nakakarinig ng salita ng Ebanghelyo. So ito po ay nagbibigay ng kagalakan sa kanya. Of course, yung mga yumayakap, natutuwa yan at nalulugo, di po ba? So ito po nagbibigay ng kagalakan sa banal na Espiritu. The more po natin ipinapahayag at ipinapalaganap ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang mensahe po ng Ebanghelyo ay hindi po ang kautusan. Hindi po. Ang mensahe po ng Ebanghelyo ay nagbibigay ng buhay. Ito po ay patungkol sa kaligtasan at hindi po ng 10 kautusan. Hindi po ah. Ito po ay nililinaw ko po sa inyo. Now, narito po ang isang mga talata nagpapatunay na talagang Ebanghelyo po. Kapag ito po ipinapahayag, hindi po ang kautusan. Ito po ang nagbibigay ng kagalakan, ng kaluguran sa banal na Espiritu. Acts 13:38-39. Therefore, let it be known to you, brethren, that through this man, capital M, through Jesus, is preached to you the forgiveness of sins. Verse 39, and by him or through him, everyone who believes, take note, everyone who believes, you just have to believe, is justified or made righteous from all things from which you could not be justified or made righteous by the law of Moses. I pray na naging malinaw po ito sa atin that the gospel is all about the finished work of Christ on the cross. It's not the Ten Commandments na pangkaraniwan. Ito po ang ginagawa po ng maraming mga
preachers today para sila po ay tanggapin ng Diyos at para po malugod ng banal na Espiritu. Hindi po. It's all about the finished work of Christ on the cross. So every time, tayo po mga pastor, mga bishop, mga evangelist, mga kapatiran, every time we preach the gospel or share the gospel, or every time we, of course, tayo po, pinabahagi natin through sharing this episode, I believe, nag-share na rin po kayo, nagpipreach na rin po kayo ng gospel sa inyong mga mahal sa buhay, kakilala, mga kaibigan. Alam niyo po ba, ito po nagbibigay ng kagalahan sa banal na Espiritu. Now, the question is, gusto niyo po ba nagagalak ang banal na Espiritu? Of course, ito pong kalikasan natin. We want the best for God. Diba? Tayo po ay talaga namang bilang mga binago na ni Kristo. We are God's workmanship created in Christ Jesus for good works. So, nagkakaroon po tayo ng pagkakaisa sa banal na Espiritu. Kung siya po ay nagagalak, kapag ibinabahagi ang Ebanghelyo, nagagalak din po tayo. Amen. Ito po nararanasan. Kasi nga po, kapag ito po ay naipipreach o naibabahagi sa mga tao, niyayakap po sila ng banal na Espiritu. Once again, the word yakap or fell ay epipipto in Greek. Ibig sabihin, niyayakap po niya ang sino mang nakakapakinig ng mensahe ng Ebanghelyo. So dito po, napagtanto natin, napag-alaman natin. So ito po, nagbibigay ng kagalahan sa banal na Espiritu. Dito na tayo sa ika-apat nating pagtalakay. Ano naman po ang kaibahan ng banal na Espiritu sa Espiritu ng mundong ito? So alamin po natin ang sa gayon, patuloy po tayo mamangha at mapalaya mula po sa nananaganang kapahayagan sa atin ng Ebanghelyo. Ebanghelyo pa rin. So the more po natin pinapakinggan, nararamdaman niyo po ba yung yakap sa inyo ng banal na Espiritu? Diba, punong-puno tayo ng kagalakan, kapayapaan at kapahingahan. Ito po talaga ang epekto po sa atin kapag tayo po ay nakikinig ng mensahe ng tunay na Ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi po tayo nakokondina. Hindi po tayo nalulungkot, diba? Dati po kapag tayo nakikinig, sabi nila, gospel yung pinapahayag nila. Pagpasok mo ng bago ka pumasok ng simbahan, ang saya-saya mo. Paglabas mo ng simbahan, nalulungkot ka na. Well, ito po yung tahas ang sinasabi sa inyo, hindi po Ebanghelyo yung inyong mga napapakinggan. Kasi kapag kayo po ay nakakapakinig ng Ebanghelyo na ating Panginoon Hesukristo, niyayakap po tayo ng banal na Espiritu. Kung siya po ay nalulugod, eh syempre nalulugod din po tayo. Pero kung kayo po ay lumalabas sa inyong mga simbahan, nalulungkot, nakokondi na, hindi po banal na Espiritu ang yumakap po sa inyo at hindi po banal na Espiritu, hindi po Ebanghelyo na ating Panginoon Hesukristo ang inyong napapakinggan. So dapat po talaga ay isinasaalang-alang po natin ang ating bawat pinapakinggan. So finally, alamin naman po natin this time na ano ba yung malaking kaibahan po ng banal na Espiritu sa Espiritu ng mundong ito. So finally, alamin na po natin na malaking kaibahan nito sa isa't isa, nila sa isa't isa, dahil ang Espiritu po ng banal na Espiritu po ay talagang ang dulot po nito sa atin ay kapayapaan, kapangyarihan at pagmamahal. Ang Espiritu po ng kalaban ay kakaiba po. Ito po yung nagbibigay ng takot sa mundo. Dahil ang spirito po ng mundong ito ay, of course, ang mundo po ito ay nasa pamamahala o kapangyarihan ng Diablo. This is true. Akala kasi ng maraming tao na ang mundo po ito ay nasa control ng Diyos. Hindi po. Of course, kaya po niyang kontrolin ang mundong ito, pero hindi po ito nasa ilalim ng control ng Diyos. Kasi kung ito po ay nasa pamamahala ng Diyos, napakaganda po na sana ng mundong ito. Of course, tayo po mga mananampalataya, tayo po ay nasa kapangyarihan, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Pero ang kabuuan po ng mundong ito, kung bakit meron po mga krimen, mga sakit, pandemya, gera, ito po kasi ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kalaban ng Diablo. Basahin po natin, 1 John chapter 5 verse 19, "We know that we are of God. Amen. And the whole world lies under the sway of the wicked one." So I pray na nakita po natin mula po sa talatang ito that really, this world is under the sway of the wicked one. Sino po yung wicked one? Ang Diablo, si Satanas. Narito po ang malaking kaibahan nila sa isa't isa. Ang banal na Espiritu, for your information, ay naghahatid po ito sa mga mananampalatayang kagaya ko, kagaya mo, ng kakaiba po talaga sa inahatid ng masamang Espiritu sa mundong ito. Ang Espiritu po ng mundong ito ay nagdudulot ng takot sa tao. Kagaya po pag may mga pandemya, di ba, maraming tao natatakot. Natural po ito sa mga tao sa mundo. Gera, marami po talaga natatakot. Natural po ito na maranasan ng mga tao sa mundo. Ibig sabihin, mga wala pang relasyon sa ating Panginoon Hesukristo. Samantala,
kung ikaw naman ay isang Kristiyano at nasa sa iyo po, you are so conscious about the Holy Spirit, indwelling, born again spirit, na naranasan po natin. At dapat po maging conscious po tayo about this truth. Ang kapangyarihan at pagmamahal at maayos na disposisyon ng ating mga buhay. Hindi po tayo kagaya ng mga tao sa mundo. Punong-puno ng panghihinayang, punong-puno ng takot, pangamba, at pagkabalisa sa kanilang buhay. Tayo po hindi. So dito po makikita natin, madidistinguish po natin na ito pala ang kaibahan ng espiritu ng Diyos kapag nasa sa atin. Punong-puno po tayo ng kapangyarihan, once again, ng pagmamahal, ng maayos na disposisyon sa ating mga buhay. Samantala, ang espiritu po ng mundong ito ay nagdudulot ng takot, kabalisahan sa buhay, mga panghihinayang. Kaya po sila po, mga tao sa mundo, ay madali pong tamaan po ng lungkot at takot. At maaari po itong humantong pa sa depression. Hindi po ito malusog. Now, pinapatotohanan po ito ng 2 Timothy chapter 1 verse 7. Basahin po natin. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So, binibigyan po tayo ng nasa sa atin po, ang hatid po sa atin ng banal na espiritu ng Diyos. Hindi po takot. Kung kayo po ay natatakot, binamana ng palataya, hindi po galing sa Diyos yan. Dahil po, hindi po author ng takot ang Diyos. Ang ibinibigay po sa atin ng Diyos ay, once again, kapangyarihan, pagmamahal, love and of a sound mind, maayos na disposisyon sa ating pamumuhay at sa ating buhay. So kung ang isip at ang puso mo ay nababalot ng pangamba at takot, pagkabalisa, hindi po yan nagmumula sa Diyos. Ito po ay napakalinaw. Once again, sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, dahil pawang mababuting bagay lamang po ang nagmumula sa Diyos at ang kanyang inihahatid sa atin bilang kanyang mga anak. Narito pang ang kaibahan po ng banal na espiritu kumpara sa masamang espiritu ng mundong ito na nasa ilalim nga po ang mundong ito. Na dalayan ko po na mas makita po natin ang malaking kaibahan at makita rin po natin kung gaano po tayo lubusang pinaburan at pinagpala ng Diyos dahil sa mga tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Now, sabi po ng 1 Corinthians 2 verse 12, this is really awesome. This is really eye-opener para po sa atin. At dalayan ko po, ang kinin po natin, dalayan natin sa banal na Espiritu, buksan po yung ating mga kaluluwa, ating isipan mula po sa talatang ito. 1 Corinthians 2 verse 12, now we, yung we dito mga mana ng palataya, mga kagaya ko at kagaya mo, believers, mga born-again Christians, now we have received, take note of the word received, ibig sabihin tinanggap na po natin, past tense, now we have received, hindi po tatanggapin pa lang, ito po ay tinanggap na po natin, not the spirit of the world, but the spirit who is from God, capital S, the Holy Spirit. Why? What's the reason but natin natanggap na? Take note, past tense po, mga mana ng palataya, nasa sa inyo na po, nakamit na po natin, natanggap na po natin ang banal na spirito. At siya po ay nananatili na at nananahan sa ating born again spirit. Now, what's the reason? That we might know the things that have been freely given to us of God. Nang sa gayon, malaman doon po natin at masipat natin at maunawaan po natin yung mga bagay na ibinigay po sa atin ng Diyos nang walang mga bayad. Wow! Hindi po ba? Binamana ng palataya, napakalinaw po ng paalala sa atin ng Diyos mula po sa talatang ito. Once again, that's 1 Corinthians 2 verse 12. The moment we received Christ Jesus as our Lord and personal Savior, nananahan at mananahan na po sa inyong born-again spirit ang Holy Spirit. So siya po ay nandun na sa inyong born-again spirit, mga ipinanganak ng muling espiritu. So hindi na po siya aalis magpakailanman. Once again, let me ask you this question. Mananatili po ba ang banal na espiritu sa inyong mga espiritu? Well, of course, ito po ang sinasabi ng Biblia in John chapter 14 verse 16. Sabi po mismo dito ng ating Panginoon Jesus, and I will ask the Father and He will give you another helper, the Holy Spirit, to be with you for how long? Forever. So tayo po mana ng palataya, be established in this truth. Sa New Covenant of Pre-Grace, hindi na po umaalis ang banal na espiritu sa ating kapanahunan sa ngayon. Unlike in the Old Law-Keeping Covenant, they had the come-and-go relationship with the Holy Spirit. Tinalaki po natin ito last week. Pwede nyo pong balikan. But today, we are so blessed. We are greatly graced and highly favored. Why? Because the Holy Spirit indwelling us abides with us for how long? Forever. So, hindi po aalis ang banal na Espiritu sa inyong born-again spirit.
Now, the things of God are freely given. Let's go back to 1 Corinthians chapter 2, verse 12. Basahin po natin once again yung talatang ito. Napakagandang talatang ito. Now we have received. Once again, we have received. Past tense. Natanggap nyo na po. So, panghawakan po natin. Nasa sa atin na hindi po ang espiritu ng mundong ito. Not the spirit of the world, but the spirit who is from God. Now, once again, what's the reason? That we might know the things that have been freely given to us of God. Now, ano po yung dapat nating malaman? Kung bakit nasa atin po ang banal na espiritu? Nang sa gayon daw po, sabi ng talata, ay matuntun po natin, maunawaan po natin, at malaman natin na yung mga bagay na ibigay sa atin ng Diyos, pag sinabing bigay, libre. Freely given to us of God. Freely given. Wow, I like the word freely. Pakilagay nga po sa ating comment section, freely. The things of God are freely given to us. Hindi po ito may bayad. So pag sinabi natin freely, walang bayad. So the Holy Spirit of God tells you that the things of God are freely given to us. Walang bayad. So pag sinabing freely given, ito nga po kung bakit nasa atin ang banal na espiritu. Ipinapaalam sa iyo na ang mga bagay na galing sa Diyos ay libre. Amen. No ifs, no buts, no ex-deals, no hidden agendas, no conditions. In other words, libre. Free. Walang bayad. So by the same token, the spirit of this world tells you the opposite. Such as, no such thing is free today. Wala nang libre sa ngayon. Ito ang sinasabi ng mundo, di ba? Kaya nga po, hirap na hirap po marami mga tao sa mundo ito. Wala nang libre. No such thing is free today. You have to pay for it to have it. Di ba? Ang mundo pong ito, dapat bayaran mo ito para makamit mo ito. You have to work for it to achieve it. Pagdusahan mo, pagtrabahuhan mo yan para makuha mo. By hook or by crook. Ito po sistema ng mundo. You have to pay everything. No such thing as libre today. Wala nang libre sa ngayon. Ang nakakalungkot pong, ito po ang mensaheng tinatanggap ng maraming tao. You know why? Because marami pong churches today, ito po ang pinipreach. Although sinasabi po na marami sa mga kapatiran natin, of course, ang kaligtasan po ay libre. Pero sinasabi nila, sinasabi pa nga ng iba ay no conditions ang kaligtasan. Pero you have to do something. It doesn't make sense. Once again, sinasabi po sa atin ng banal na espiritu, kung bakit nasa atin po siya, lahat po ng bagay na nagmumula sa Diyos ay walang bayad. Freely given to us of God. Muli po sabi ng 1 Corinthians 2 verse 12. Now let me give you an example, illustration. Sinasabi po na maraming mga tagapagturo sa ngayon, ang kaligtasan ay libre. Of course, this is grace. Pero bumabalik na naman po sila sa kautusan. You have to do this, you have to do that, you have to do more, you have to pray more, you have to give more, to get more. Hindi po pwedeng ganun. Parang ganito po yan eh. Kung totoo po ito na hindi sapat, dapat meron pa rin tayong ginagawa. Ang kaligtasan dapat tinatrabaho. Oops. You have to work for your salvation. Well, ibang topic na naman po yun, pero hindi po yun ang konteksto nun. Do you have to work for your salvation? Akala ko ba libre po ito? Ngayon, kung totoong libre ang kaligtasan, at ito po ay kaloob na biyaya sa atin ng Diyos, ito po ang sinasabi ng Ephesians 2 verses 8 to 9. Pero bakit po marami nagtuturo sa ngayon? Hindi sapat na wala kang gagawin. You have to do this, you have to do more, you have to pray more, you have to give more, to get more. Now, parang ganito po yan eh. Halimbawa, meron akong ibibigay po sa inyo na isang kotse. Halimbawa, sinabi ko sa inyo, oh, kapatid, mahal na mahal kita. Ibibigay ko na itong kotse sa iyo, libreng-libre na. Pero you just have to pay me 10,000 a month for 2 years. Now, ito po ba ay libre? Hindi po. Hindi po tama yun. Pag sinabi mo libre, wala ka nang babayaran. All you have to do, just use the car. I-drive mo yun. Ganon din po tayo. Tayo po, wala na po tayong ginagawa kasi po ang kaligtasan po natin ay kaloob sa atin ng Diyos. Now, tayo po ay gumagawa ng kabutihan, hindi para maligtas. Gumagawa po tayo ng kabutihan dahil ito po ay bago nating kaligtasan bilang mga nakipag-isa na kay Kristo, bilang mga obra maestra. Gumagawa tayo ng kabutihan ng mabubuting mga bagay sa Diyos, practically speaking, at sa atin po mga kapwa mananampalataya at sa mga taong wala pang kaligtasan, horizontally speaking, not to be saved, but because ito po ay fruit ng ating salvation. Amen. Ephesians 2 verse 10 tells us, for we, believers, are God's workmanship, or obra maestra po tayo ng Diyos, created in Christ Jesus for good works. So tayo po ay gumagawa ng kabutihan once again para pakita po
para makita po ng tao ang bunga, ang nananaga ng kaligtasan na atin pong nakamit na, for we have received it already. Amen. Ito po ay walang bayad. Dahil po tayo po ay namamangha sa nananaga ng biyaya sa atin ng Diyos. Wala kang magawa kundi magpuri, magpasalamat, pagpahayag ng salitaan ng Panginoon. Ginagawa mo ito hindi para ikaw ay pagpalain, pinagpala ka na eh. Hindi po ito root. Ito po ay fruit ng ating kaligtasan. I pray that this is really clear po sa inyo. Now, yung pong sinasabi po ng iba, you have to, pag ikaw yung naligtas na, you have to do more, you have to pray more, you have to fast more, you have to give more, to get more. This is religion. This is not the gospel. Hindi po nalulugod dito ang banal na spirito. Dahil if you are preaching this kind of teaching, hindi po kayo yayakapin ng banal na spirito. Wala pong epipepto na mangyayari po dito. Because you are not preaching the true gospel, which is of course about Christ and His finished work on the cross. So once again, this is not the gospel. This is religion. Hindi po kinalulugdan ito ng banal na spirito. Gusto niya ipinapahayag mo ang mensahe ng krus at ng ating Panginoong Hesukristo. The word of Christ tells us that our blessings are gifts from God. Pag sinabi natin gifts, sa wikang Griego, ito ay charis. Charis. Come on, church. Come on, mga kapatid, mga kaibigan. Sabihin natin sabay-sabay, charis. Amen. This is grace. Ibig sabihin, hindi natin pinagbayaran. Regalo. Pag kayo po ba'y binibigyan ng regalo, sinasabi mo sa nagbibigay, magkano to? Ito po ay talaga namang bibigay po ng sakit sa nagbibigay, di ba? Para mong tinutuya yung nagbibigay. Hindi po tama yon. Ngayon, ano po ang dapat nating posture kapag tayo binibigyan ng regalo? Di ba? We say, una, sa akin yan, you have to believe it. Sabi nung nagbigay sa'yo, yes, this is for you. Then, receive it. Then, say thank you by using it. Kasi po, every time na ginagamit mo yung regalo sa'yo, natutuwa po yung nagbigay. Amen. So, ang atin pong nakamit po ng mga pagpapala and even po ang kaligtasan, ito po ay libre. Wala tayong ginawa. Nanampalataya lamang po tayo. So, hindi mo na kailangan pong gumawa, magbigay para to get more. This is religion now. Now, question, paano po naging posible ang lahat po ng ito? Paano natin nakamit ang mga bagay na hindi tayo karapat-dapat? It's all because of the finished work of Christ on the cross. And this is also called grace. Kaya nga po siya, charis. Gift. Amen. Pakilagay po sa ating comment section. Gift. Ito po yung nakamit natin mula sa Diyos. Kaya nga po, ibinigay sa atin ng banal na spirito for us to know the things that are freely given to us of God. Hindi po kagaya ng mundo. Para makamit mo isang bagay, you have to work for it. You have to, ika nga sabi na, pagpawisan mo yan. Now, the things of God are freely given to us. Pero po yung mga bagay na galing sa mundo, ito po ay meron pong bayad. Gaya po ng pag ang kalaban po ang humingi sa inyo ng pabor, nako, yari kayo dyan. Hindi ho maganda yan kasi humihingi po ng kapalit yan, buhay, hindi po mabuti yan. Now, this good news na atin po ipinapahayag, ito po nagbibigay ng kaluguran sa banal na espiritu. At ito po ay kagalahan kong ibahagi po sa inyo. At alam ko po sa mga sandaling ito, nararanasan po ninyo ang pagyakap sa inyo ng banal na espiritu dahil dito po siya sobrang lugod na lugod. Now, please be reminded that the language of this world is achieved. Kaya po pagod na pagod ang mga tao sa mundo. While the sweet voice of heaven is telling us just to receive. Once again, ulitin ko po. The language of this world is achieved while the sweet voice of heaven is telling us just to receive. This is truth to ponder. Dapat po ilagay natin sa ating isipan at mamangha po tayo. Sabi nga po ng Hebrews 6:14, saying, surely blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply you. This is the heart of God. Ito po ang naisin po ng banal na espiritu na maintindihan po natin. Kaya nga po siya ibinigay sa atin ng Diyos. Para maunawaan po natin that the things of God are freely given to us. Wala pong buts, walang ifs, no conditions, no hidden agendas. Pag sinabi niyang bigay, bigay. Hindi yung bibigyan ka ng kotse, sabi sa'yo bigay, and then you have to pay 10,000 every month. Ganon din po ang kaligtasan. Hindi sinabi ng Diyos na, oh, binibigay ko na sa'yo freely ang kaligtasan. Pero you have to do this. You have to do more. You have to pray more. You have to fast more. You have to give more para mapanatili mo ang kaligtasan. That's not the gospel. This is religion. Huwag po kayo dyan. Hindi po kinalulugdan ng banal na spirito po ito. Hindi niyo po mararanasan ang epekto o yung yakap ng banal na spirito. Now, since tayo po yung mga citizens ng
ng langit. Hindi na po tayo citizens of this world. Kinakailangan po natin magkaroon ng pagbabago sa ating isipan. Kinakailangan na po natin sanayin ating mga sarili sa kalakaran ng kalangitan at hindi po ng mundong ito. Of course, sa mundong ito, dapat you have to pay more to get more, di ba? Wala nang libre, pero po, galing po sa Diyos. Wow! The language of heaven, the sweet voice of heaven is telling you to just receive. Pero po, ang boses po ng mundo, you have to achieve. You have to do something for you to get something, di ba? May kabayaran po talaga ang mundong ito. Now, since nga po, habi ko kanina, we are citizens of heaven, isanin na po natin ating sarili, ang ating isipan, baguhin na po natin. At isanin na po natin sa kalakaran ng langit. Philippians chapter 3 verse 20 tells us, "For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ." Amen at amen. So sa atin pong pagtatapos, balikan na po natin yung ating katanungan at magkaroon na po tayo ng tamang solution. Now once again, this is the question. Anong kaibahan ng banal na spirito na nasa sa atin bilang mga mananampalataya sa spirito ng mundong ito? So ano na sa palagay mo? Ang atin pong solution as we end, muli po ang simpleng sagot po dito ay anumang nagmumula sa mundong ito na pinapahayag ng reliyon ay hindi po libre. Laging may bayad. You have to do more, pray more, give more to get more. This is religion. And this is the spirit of the world. Huwag po tayo dito. Hindi po yayakap ang banal na spirito sa mga taong na nagpapahayag po ng mga ganitong uri ng mensahe. This is the spirit of the world. Lagi may bayad. You have to do more. You have to do this. You have to do that to get more. Hindi po ito ang ebanghelyo. Samantala, ilagay po natin sa ating isipan. This is good news. Ang mga bagay na nagmumula naman po sa Diyos, kaya nga po nasa sa atin ang banal na espiritu para ipaalam po sa atin at maging malinaw po sa ating isipan. Ang lahat po na inilaan na sa atin ng Diyos ay libre. Walang bayad. No conditions, no hidden agendas, no ifs, no buts, nothing. Ito po ay libre. Pag sinabing libre, all you have to do, receive it. I believe it, receive it, and then say thank you. One last verse and then we'll end. Balikan na po natin ating key verse concerning po dito sa pinag-uusapan natin. 1 Corinthians 2 verse 12. "Now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us of God." Since alam po natin ang katotohanan ito, kaya naman tayo po bilang mga mananampalataya, alam po natin pinagyaman na tayo ng Diyos. Kaya naman tayo po excited pa rin, punong-puno ng passion, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng lakas na gawin ng mga bagay na nagbubunga na ating kaligtasan. Kaya naman tayo po ay kung ano man po yung pinapagawa sa atin ng Diyos, ito po ay buong puso natin ginagawa. Tayo po ay nagpupuri, nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Hindi para sa kung ano man, bagkos ito po ay bunga ng ating kagalakan, ng ating kaligtasan. At ito po ay talagang hindi natin mapipigilan ang ating sarili sa nananaganang kapahayagan ng Ebanghelyo sa atin na ito po ay tuwirang nararanasan ng bawat isa po sa atin. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe sa araw pong ito. At dalayan ko po na ito po yung nagbigay sa atin ng malinaw na kapahayagan para lalo po nating maunawaan ang banal na spirito na kaya pala siya ay nasa sa atin para maunawaan po natin na ang mga bagay na laan sa atin ng Diyos ay libre, walang bayad. So kung may bayad po yan, hindi po yan ebanghelyo. Yan po ay espiritu ng mundong ito. Yan ay relihiyon. So wag po tayo dito. Dito tayo sa mga bagay na libre na sadyang inilaan na po sa atin ng Diyos. Amen. So nasa sa atin po ang banal na espiritu bilang mga mananampalataya, pero kung kayo po ay wala pang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, patuloy po ninyong mararanasan ang kaguluhan ng isipan dahil patuloy po kayo napapasailalim pa rin sa kapangyarihan ng Diablo. Ito pang katotohanan, hindi ko po ito sinasabi para kayo po itakutin. Ngayon, dahil po sa pagmamahal ng Diyos, alam ko pong kayo po inakasama namin o kasakasama namin sa mga oras pong ito para ilahad po sa inyo ng Diyos na gusto kanyang iligtas. Pero hindi po niya kayo pwedeng iligtas kung kayo po ay hindi niyo pinapahintulutan ng Diyos na manghimasok sa inyong mga buhay. Paano po yon kapag hindi pa po ninyo tinatanggap ang kanyang bugtong na anak bilang inyong Panginoon at sariling tagapagligtas? Pero naniniwala po ako na meron na kayong pagnanasa sa mga oras na ito. And I believe that if you have this urge of committing your life to God, alam ko ito po ay pagkilos na ng banal na espiritu. Huwag na po natin pagpaliban pa ang araw na ito because today is the day of salvation. Now, I believe that
you would ask me, anong gagawin ko, Pastor? Gusto ko maranasan ang mga bagay na walang bayad na bigay sa akin ng Diyos. Gusto ko makamit ng banal na espiritu sa aking espiritu. Well, I'm glad that you ask. Amen. Simple lamang po sabi ng Romans chapter 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Wow! This is really awesome. Napaka-powerful po nito. Napaka-simple. So all you have to do, please pray this prayer with me. Buksan po ninyo inyong mga labi. At angkinin niyo po yung panalangin ito na nagmumula sa inyong mga puso. Pwede po ba yun? So let's pray. Bigkasin niyo po ang panalangin ito na nagmumula sa inyong mga puso. Sabihin niyo po, O Diyos, kinikilala ko aking sarili na wala po talagang kapangyarihan, walang kakayahan, hiwalay kay Jesus. Kaya simula sa oras na ito, kinikilala ko po na ako ay nangangailangan ng tagapagligtas mula po sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas at hari ng aking buhay simula sa oras na ito. Dahil naniniwala po ako sa iyong mga tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo, napatawad na ang aking mga kasalanan. Salamat, O Diyos. Salamat, aking Ama, dahil ikaw ay aking Ama na sa ngayon. At salamat po dahil sa iyong kaloob sa akin na buhay na walang hanggan. Amen at amen. Kung kayo po isa sa mga sumabay sa panalangin ito, makakaasa po kayo na kayo po ay ligtas na. Now, I would like to invite you, please join us every Tuesdays and Wednesdays sa atin pong Bible study online. Ito nga po ating programa. At patuloy po tayong matuto at managana po ating kaalaman, ating isipan sa kapahayagan ng Ebanghelyo na ating Panginoong Hesukristo. And this time, gusto ko naman kausapin ang ating mga kapatiran. Napaka-importante po mula po sa pinag-usapan natin kanina na tayo po ay malino po yung ating pinapakinggan mensahe. Kasi po kapag tama po yung ating pinapakinggan mensahe, ang Ebanghelyo na ating Panginoong Hesukristo, mararanasan po natin ang pagyahap sa atin ng banal na espiritu dahil dito po siya nalulugod base nga po sa ating mga pinag-usapan kanina. At marahil kung kayo po ay may agam-agam pa rin, patuloy pa rin po kayo bumabalik at nagpapasailalim sa kautusan, nararanasan po natin talaga ang kalungkutan, ang pagkabalisa at mga panghihinayang sa buhay. Hindi po ito kalooban sa inyo ng Diyos. Alam ko, kaibigan, napapaisip po kayo at namamangha po kayo sa ating mga pinag-usapan. Nakikita po natin, no? Kung bakit ibinigay sa atin ang banal na espiritu para maunawaan po natin ang mga bagay na inilaan na sa atin ng Diyos na walang bayad. Wow! Anything po na humihingi ng bayad, ito po ay espiritu na nagmumula sa mundong ito. Gaya po na sinabi ko kanina, kapag meron pong mga kapahayagan kayo napapakinggan o mga mensahe na you have to do more, you have to do this, pray more, fast more, give more to get more, this is not the gospel. This is religion. Huwag po kayo manatili dyan. Mahal na mahal kayo ng Diyos. And I would like to pray for you. Pwede po ba yun? Let's pray. Aming Ama at Diyos, mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa kapatid na ito na kasama namin sa araw pong ito. Kung saan ay patuloy po niyang inaangkin ang iyong mga pangako. Inaangkin po niya na para sa kanya ang mensaheng ito na nagbibigay sa kanya ng kalayaan mula sa kanya mga maling natutuhan, mga maling isinepamuhay, mga maling nakagawian. Dalayan ko, O Diyos, maranasan po niya ang iyong Ama, pagiging Ama sa kanyang buhay. At mula po sa aming mga pinag-usapan, siya po ay mapalaya ng iyong nananaganang biyaya. At patuloy po niya i-maximize sa kanyang buhay ang kamanghamanghang ginagawa ng banal na espiritu sa kanya. At patuloy po niya maunawaan ang mga bagay na nagmumula po sa inyo ay walang bayad. At dahil po ito po ay naunawaan namin na walang bayad, even po ang kaligtasan, ay sadyang ito po ay naguudyok sa amin na kumilos at gumawa para sa iyo. Hindi po dahil sa para kami maligtas, because ito po ay bunga ng aming kaligtasan. Kaya naman, hindi po namin mapigil ang aming mga sarili na magpuri at magpasalamat at maglingkod po sa inyo at ipahayag ang iyong salita na sadyang kamangha-mangha. Salamat po, O Diyos, sa kapatid na ito, sa kaibigang ito, na alam kong patuloy pong kumikilos ang banal na espiritu at patuloy siyang pinapagyaman ang kanyang kaluluwa, ang kanyang isipan mula sa mga katotohanan na aming mga pinag-usapan at pinag-aralan. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen at amen.
Maraming salamat po for joining me once again sa isa na namang edisyon na ating programang Solution with, of course, with me, Laverne Ducot. At hindi natin namamalayan, tayo po ay nasa huling panahon na, huling bahagi na ng ating programa. Pansamantala, tayo po muna ay maghihiwa-hiwalay. Pero ipagpapatuloy po natin mga pag-uusapan natin bukas. Ang ganda po ng pag-uusapan natin bukas. Kung kayo po ay pagod na sa buhay ninyo sa pang-araw-araw, meron po tayong magandang kapahayagan na ibabahagi po sa inyo bukas. Ito po ay mula pa rin po sa karunungan ng Diyos. Ang kinin po natin ito, lalo tagit sa mga panahong ito, ay tayo po ay matuto at mapalaya po ng mga katotohanan ito. Samantala, muli po, bago tayo magtapos, ay we would like to invite you once again, kung kayo po interesado, to join us sa ating first ever Solution Online Conversions happening on Thursday, March 3, 2022 at 7:30 p.m. Kung gusto niyo pong mag-sign up, please go to www.solutionph.com/convergence. Mag-sign up po kayo doon and we will email you the details on how to join. Tayo po yung magsasama-sama. Konti lamang po ito. 25 persons or less. Para ika nga magkakwentuhan tayo, magtanungan at papagpala po tayo ng nananaga ng pag-ibig at sakda ng pagmamahal sa atin ng Diyos. So see you on Thursday, March 3, 2022 sa ating first ever Solution Online Convergence happening at 7:30 in the evening. Hindi po umaga, gabi. Maraming salamat po muli at magkita-kita tayo bukas, same time via Facebook Live. At sa ngalan po ng aking buong pamilya, we thank you at nais pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Bye!